maputik, masukal at tatawid ng ilog at batis para marating ang Sitio Santo Niño ng Barangay Antipolo sa bayan ng Minalabac, Camarines Sur. Ang lugar kung saan matatagpuan ang tinatawag na New Civilization, isang sekta o komunidad na nabuo dahil sa aral at turo ni Dr. Jose Rizal. Makaraan ang halos 2 oras na pag-akyat ng bundok, narating ng mga taga-Municipal Tourism Office na nagsasagawa ng serye ng cultural mapping ang lugar. Katuwang ng LGU Minalabac sa proyekto, ang Cultural Mapping and Development Advocate na Grupo Kalinangan na accredited ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA. Anila, sa tinatawag na puting gapo sa mas mataas na bahagi ng sitio, unang nanahan ang New Civilization. So ngayon, ang ginagawa namin is malaliman na pag-intindi, pagmamapa ng mga bagay na ito gaya ng mga built heritage, yung mga ano yan, mga cultural objects, no? Traditions, practices base sa policy ng DILG na magkaroon ng local cultural inventory. Aside from that, gusto talaga natin na mangyari base rin sa National Tourism Development Plan hanggang sa 2028, dapat naka-anchor doon sa Filipino culture, Filipino tradition, yung ating tourism. Biyernes, araw ng pagsamba, kaya napanood nila ang paraan ng pagdarasal ng sekta. Ang mga ritual sa pagsamba ay ginagawa sa harap ng isang logo. Itong hablong dawaning kolor na sabi kan sa mong founder na si Lodovico Nazareno, iyan ang simbolo kan mga ugali ng tawong mang iba-iba. Itong triangle, dumampo ito sa Diyos Ama kay Espiritu Santo. Itong mata, iyan ang sulong mata nin Amang Diyos. Sa inkaman magduman, anuman ang ginigaybo mo, marhayman umaraot, dae ka makatago sa mataning amang kagurangan. Nagparehistro rin umano ang sekta sa Securities and Exchange Commission o SEC para hindi ituring na iba ng publiko. Para dae masabihan na kulto o dae nasunod sa batas kang gobyerno kan sa tong Pilipinas. Ta ito po da unruling kaya anuman na organization, association, foundation, corporation kaipon iparestro sa SEC. Kapag dai ipinarestro sa SEC, illegal yan. Dagdag ni Domingo Corpus na tumatayong leader ng sekta, ang June 19 ay isa sa mga petsa na pinakamahalaga sa kanila dahil kaarawan umano ito ng founder nila na si Lodovico Nazareno. Ayon sa LGU at Grupo Kalinangan, nararapat na mapabilang sa cultural properties ng Minalabac ang sekta dahil bukod sa aspetong panrelihiyon, may mga kulturang Pilipino na nakaliligtaan na at isinasabuhay pa rin nila tulad ng ritual sa pagtatanim ng mga magsasaka. Ang Minalabac, mayaman, bako lang sa beaches, sa kung sa kakanon. Sa likod ka yan, dakulon ka pang madidiscover. Yung kultura? Yes, which is ang kultura po si mga tao na yaon igdi sa Minalabac. Ang malinaw kasi sa ginagawa nila, i-deflex yung kabutihan ng sa kapwa-tao. Ang Pilipino kasi, yung sabi nga nila, tayo ay makatao, tayo ay makadiyos, no? So, yun ay nag-reflect ng ating kultura bilang Pilipino at bilang Minalabakenyo din. Mula noong Marso, higit 320 cultural properties na ang naitatala sa Minalabac na nakatakdang isumite ng LGU sa Philippine Registry of Cultural Properties ngayong Agosto. Maganda dito, ang NCCA is giving a competitive grant after nating mamapa. Kasi para siyang incentive doon sa mga local government, if you comply, bibigyan namin kayo ng grant to further develop, to further document, to further
recognize kung ano yung mga ano yan, yung mga cultural properties sa inyo. Para makapasa ka sa SGLG, kailangan yun. Saka para ma-update mo rin yung inyong local plans na cultural sensitive siya. Bukod sa Minalabang, tapos na rin ang cultural mapping sa mga bayan ng Kamaligan at Magaraw. Nagpahayag na rin umano ng interest dito ang LGU ng Pasakaw, Bombon at Goa.